sa Asia. So patuloy lang po kayo magbigay ng pagbalik. Kakantahan lang po namin kayo ng kanta na related sa topic. Saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, o alam mo ba? Saan ka pupunta? Kung ikaw ay di anda, o alam mo ba? Saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, o alam mo ba? Saan ka pupunta? Kung ikaw ay di anda, kung anong ganda ng langit ay malulog, matang kay pangit at kay pangit kong inaakit, lalo na yung may sabi. Ang bilig-bilig, dilak manong bibit, uod ko on your na food na favorite. Walang pangitin, pangitin kong hit, sa sakit magkakalit. Saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, o alam mo ba? Saan ka pupunta? Kung ikaw ay hiyaga, pamaybay ay wala pa electric fan, lalo wala doon ay kondisyon. Lagi kinisang bombero, nasa iyo'y sa sakro. Higating tubod na hindi mapamatay, maghihintay kung tuloy ang pasaway. Alam mo ba kung saan ka pumunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, o alam mo ba kung saan ka pumunta? Kung ikaw ay iyada, kung patuloy ka sa pagkakasala, o alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay hiyaga, ang lugar ngayon ay iwasan. Mahabos ang buhay, please magsabihan. Doon makitakit sa kalangitan si Jesus na idahan. Doon makitakit sa kalangitan si Jesus na idahan. Ibig sabihin, kantang impyerno. Okay, so topic po natin for this month of November, nag-start tayo before November pa dahil in preparation sa celebrate ng Undas. Kung ano yung gagawin niyo sa sementeryo, kung kayo ba'y magsasakla, o kung kayo ba'y, anong ginawa niyo noong November 1? 2? Naglaba. Nice. Ayan, nilabahan niyo yung mga puntod. Saka yung mga ukay-ukay, yung mga damit ng mga ano, yung mga coat ng mga namatay, no? Tapos ibibenta. Okay, so sana yung pinag-aralan natin last Sunday, nagawa nyo. Wala na nagkandila, wala naglagay ng kandila, wala na rin nagpadasal sa mga patay, dahil ang mga patay hindi na pinagdadasal. Ang pinagdadasal, buhay. Yung kultura natin na baluktot, kagaya kanina, si La Hector di makalabas doon sa kanilang lugar. Kasi yung patay, nakahamba lang sa daanan yung karo. Hindi raw pwedeng iusok, i-one-way lang yung daanan nila. Hindi pwedeng iusok, patras. Hindi pwedeng patras, hindi pwedeng sumulong. Kailangan
isa kayong patay bago umalis. Eh paano kung may mamamatay na dun? Naghihingalo, dadalhin sa ospital, eh bawal igalaw yung araw. Alam niya, marami tayong tradisyon at pamahingin abnormal. Eh kung may emergency at mamamatay, dalawa na sila. Kaya marami tayong tradisyon na dapat nating ayusin at baguhin. Sabi mo sa katabi mo, maraming babaguhin. Hindi pwede as is for is. Pag tayo na kay Lord na, yun ay simula pa lang. Tanggap ka ni Lord kung sino ka at kung ano ka. Pero habang ikaw ay buhay pa, kailangan mong magbago. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong magbago. Dahil hindi pwedeng ganyan pa rin. So, continuation tayo about death from mortality to eternity. Mula sa pagiging mortal, lahat tayo, lahat ng mga pelikula sa mga science fiction na mga movies, gusto nilang maging immortal. In reality, tayo po ay mga immortal. Ang katawan lang natin ang mortal. Pag namatay ka, mabubulok yan. Pero yung eternity, nasa utak at puso ng tao, nasa spirito ng tao yan. Kaya marami kayong napapanood, gusto nilang huwag tumanda at huwag mamatay. In reality, hindi tayo namamatay. Katawan lang ang namamatay sa atin. The moment we die physically, yung spirit natin at soul, buhay. So dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, basahin ko muna, then we will pray. Soundcheck. Yun, mas maganda. Nasa lupa na uli ako. Grabe, no? May experience mo yung ilalim ng lupa at langit, tapos balik ka sa lupa. Langit, lupa, impyerno. Parang laro lang yan, ano? So, okay na uli tayo. Back to it. Ecclesiastes 3:11. Ginawa ni Lord lahat ng bagay na maganda sa tamang panahon. Last topic natin to, last month, season supply. Pag ang lahat ng bagay na papanahon, maganda. Yung pag-aasawa, pag tamang panahon, maganda yan. Pero nag-asawa ka, ang aga-aga, 12 pa lang, magulo yan. Okay? Nagtrabaho ka, sa tamang edad, maganda yan. Nagtrabaho ka, bata ka pa, namamalibos ka na sa karsada, paglaki mo, problema ka ng lipunan. So everything that is in the right timing is beautiful. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng tama, maganda. Lahat ng mali, may tama, may mali, pangit. Okay? Also, He make everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart. Ito yung karugtong ng verse na yun. Nilagay ni Lord sa puso ng tao, sa spirito ng tao, yung word na eternity. Yung pakiramdam na, hindi ako mamamatay. Merong immortalidad sa aking pagkatao. Na hinahanap-hanap ng mga tao ever since the beginning of creation. So yun po yung pag-aaralan natin. Let's bow our head, let's pray. Lord, thank you today. We are alive in spite of all the problems and experiences that we have this week. The tiredness and the stresses, but still we are alive and kicking and fighting because of you. Because of you, we are more than conqueror in all these things. So Lord, as we listen to your word, empower us, strengthen us, inspire us that this life is temporary, this mortal body is temporary, but once we die, Lord, we enter eternity. And eternity, dalawa, sa langit o sa impyerno. Kaya tulungan mo kami maintindihan ito. Lukuban mo kami ng presensya mo, kalimutan mo kami sa iyong mga anghel dito na walang gawa ang diablo makapanggulo, makasingit, papangistoro sa aming pakikinig. Bless your word and anoint your word in Jesus' name. Amen and amen. Ito, palakpakan natin ang Panginoon. Simula ng likhain ng Diyos, ang tao, nagkasala at namamatay na. Nung nilikha ng Diyos ang tao, walang plano ang Diyos na mamatay ang tao. Kaya nga nang inutusan niya si Adan at si Eva, sabi niya, huwag niyong kakainin yung bunga na nagtuturo ng masama at mabuti. The moment you eat the fruit, you will die. At kinain nila, namatay ba sila?
Agad, hindi. Namatay una yung spirito. Kaya nga yung spiritong patay, kailangan isilang ulit para mabuhay. Spiritual birth. And then, dahil patay ang spirito ng tao, pati katawan namamatay na. Pero kung hindi namatay ang spirito nila, pati katawan hindi rin mamamatay. God created man as eternal beings. Mga immortal ang nilikha ng Diyos. Kaya lang dahil sa kasalanan, yung pati yung katawan naging mortal. Since the beginning of time, nag-iisip ang mga tao na pag namatay kami, hindi yun ending. Merong life after death. Naalala ko nung rakista pa kami sa Olongga po. May kanta yung schizophrenic na there's a life, there's a life, there's a life after death. Do you believe? Rock po yun. Hindi ko kakantahin. So, itong mindset na there's a life after death, bitbit ito ng mga sinaunang tao. Tingnan nyo to. Familiar pa kayo dito sa Terracotta Army? Yung itong army na to, nayari sa lupa, sa putik. Ito po ay ginawa ng unang-unang emperor ng China para bantayan yung kanyang libingan. At yung kanyang paghahari, parang extension from this present life to the next life. So ito po mga Inchik, marami po silang tradisyon na kagaya nito. Naka-attend kami one time ng funeral service ng isang Inchik doon sa Quezon Town. Meron silang ginawang malaking-malaking bahay doon sa wall. Magandang bahay, tapos sa bahay may mga drawing ng mga magagarang gamit, kotse, pati babae. Dahil yung namatay, paglipat sa kabilang buhay, ganun dapat ang kanyang lilipatan. Yung itsura ng tinayo na yun. So may idea sila, ito, hindi ito patay yung kaluluwa nito. Tama naman. Paglipat ng kaluluwa nito, yung bahay na nakadikit doon sa gilid ng funeraria ngayon, sa Quezon Ave, doon lilipat. Kaya yung, kung ano yung nasa bahay, dapat yun ang lilipatan niya sa kabilang buhay. So ganito rin ito, itong Terracotta Army na to, ay ginawa ito ng emperor para bantayan yung kanyang libingan na napakalawak at inaasahan niya, baka itong mga army na din na to, ito rin yung kasama niya sa kabilang buhay. Ito pa. Alam niyo itong Taj Mahal na to sa Agra, India? Napakaganda. According to the story, lahat ng gumawa nito, pinutulan ng kamay. Para hindi na sila makagawa ng isa pang ganito. Isa lang ito. One in the thousand, hindi. One lang in the whole world. Yung gumawa nito, pinutulan daw ng kamay para hindi na magaya to. The purpose of this masterpiece is libingan ng kanyang mahal. Kaya nga, Taj Mahal. It was commissioned in 1631 by the Mughal Emperor Shah Jahan para gawing tirahan ng bangkay ng kanyang asawang si Mumtaz Mahal at nung siya'y namatay, dyan din siya nilibing. Even life after death, ina-expect ng mga tao na dapat maganda yung pupuntahan namin. Kung maganda na yung buhay mo dito, sila, mas maganda pa dapat yung lilipatan. So they have the concept, they have the idea, there is life after death. Eternity is in the heart of men. Nilagayan ng Diyos. Diyos ang may gawa niyan. Kaya lang, hindi matumbok-tumbok ng mga taong ito yung tamang daan sa magandang buhay sa kabilang buhay. Si Jesus lang pala. Ano ba yung katabi mo? Ikaw ba alam mo? Takasan mo. Hindi niya naririnig. So, libingan lang yan, ha? Yung Taj Mahal, libingan. Ito, libingan. Ito, libingan. Ito yung pinaka-famous na libingan. Hindi yung mga taong nando doon. Yung pyramid sa likod nila. Yung mga pyramid na yan, libingan yan ng mga pharaoh. At yung mga maliliit na pyramid, marami yan. Located yan sa labas lang ng Cairo, Egypt. So nung nandun kami, inakyat namin yung pinakamataas na pyramid. Ito yung pinaka-libingan ng pharaoh. At maraming pharaoh. Pero kada libingan ng pharaoh, may maliliit pang mga pyramid dyan. Ito naman yung mga officials nila. O yung mga miyembro ng royal family.
Tapos meron kami pinuntahan din doon na merong sphinx. Yung, alam niyo yung sphinx? Okay. Yung parang hayop na leon pero may ulo ng tao. Yun, nilagay yun sa harapan ng pyramid para bantayan yung libingan. Kung paano itong mga terracotta army na to bantayan din yung libingan ng emperor, ganun din dito sa Egypt. Plus, paglibing nila doon sa loob ng pyramid na yan, libingan lang yan, lalagyan yung mukha ng mga mummies, pati daddies din, ng mga maskarang ginto. Solid yan, nabigat yan. Nung pinuntahan namin yan doon sa ano nila, naka-display ang mga yan. Tapos tingnan niyo yung chinelas, saka yung sa mga kamay, ginto lahat yan. Yung box na yon na parang Ark of the Covenant, ginto yan. Malaking-malaking kahon na ginto, ipapasok yung kabaong na ginto at may mga ginto yung suot ng paday. Bakit? Para sa kabilang buhay, mayaman pa rin sila. Yan ang idea. Because there is light after death. Tayo, alam natin yun. Hindi natin kailangan magdala ng ginto sa langit. Dahil sa langit, ang sahig, ginto. Ang dingding doon, mamahaling bato. Ang gate doon, malaking perlas. Yung pinakamalaking perlas na nakita dito sa buong mundo, sa Palawan. Pero, outside the earth, ang pinakamalaking perlas na sa heaven. Kaya nga, bawal ang magnanako sa langit kasi tutuklapin niya yung mga perlas doon at ginto. Yung mga nangungupit, bawal sa langit. Nanakawin mo yung sahig. Uy, ang ganda nun tayo, ginto pa. Saan mo dadali? Sa may bibenta? Sa impyerno? Sa taling? May dala akong ginto. So, tatawid ka ngayon. So, bakit ganito sila maghanda sa kamatayan? Because they believe in life after death. Nung nagpunta naman kami ng Israel, dito, sa Dome of the Rock na yan, hindi pagkain ng baboy, mosque ng mga Muslim yan. Diyan, nakalagay ang templo ni Solomon na giniba ni General Titus noong AD 70. Dati diyan nakatayo yung templo yon, sinunog, binasak. Ngayon, mosque ang nakatayo. Pero, yung wall ng templo, nandun pa rin. Ang tawag nila diyan, Wailing Wall. So, na nagpunta kami doon, yung mga Hudyo, doon sila nagdadasal, yung mga Christian, nag-iipit ng kanilang mga prayer request sa wall. Hindi ko alam kung sino sasagot sa wall. Baka mga Stone Age man, o sino man. Then, sa tapat ng wall, sa kabilang side, libingan. Nandiyan dyan, nakalibing sila si Karaya. Banda rito sa pinuntahan namin sa taas ng upper room, kung saan nag-pray yung mga alagad, sa bandang baba nun, doon nakalibing si David. So, dito, nilibing yung mga Old Testament saints. Dahil naniniwala sila sa Zechariah 14:3-4, dito, bababa si Lord. Yung Mount of Olives, pinicturan ko to, nandito kami sa Mount of Olives, nandun yung Temple Mount. So, ito yung Mount of Olives, nandiyan yung temple, kita mo sa baba. Kung saan kami nagpicture, yun yung Mount of Olives. Doon nagpray si Jesus bago siya pinagkanulo ni Judas. So, ang sabi dito, then the Lord will go out and fight. Ito yung Battle of Armageddon. Kaya, pag narinig niyo yung Battle of Armageddon, it is the battle between the army of the world and Jesus. Angels and us. Hindi ito traffic sa EDSA. Hindi Armageddon yun. Hindi ito Third World War. Pag ang naglaban-laban tao sa tao, bansa sa bansa, hindi yan Battle of Armageddon. Okay? Maraming sinatuturo, hindi naiintindihan ng Book of Revelation. Ang Battle of Armageddon is a battle between the army of humans dito sa earth against God. Pero ang atake dito sa Jerusalem, yung mga Hudyo ang atakehin nila. Tutulong tayo, tutulong si Jesus, kasama tayo, babalik God, at tapos na yung rapture na niya. So dito tayo babalik, dito babalik si Jesus, bababa yung kanyang paa sa Mount of Olives. Sabi dito, and he will fight against those nations, and when he fights on the day of battle, on that day his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem. Yun ang katapat lang to. On the east, on the Mount of Olives, shall be split in two from east to west by a very wide valley, so the one half of the mount shall move northward and other half southward.
naniniwala sila na lahat ng mga Hudyo na mamamatay, dito kukunin ni Lord sa area na to. Kaya dito nila ginawang libingan, tabi ng Temple Mount. So, they believe in life after death. Kayo, naniniwala? Dahil kung ang buhay ay nag-ending nung namatay ka, di enjoy life, drink and be merry, for tomorrow, you will die. But after you die, you live. Dinaanan natin last week, there are three components of man. May body, lawas, pag namatay, inilibing, mabubulok, o ikikremate, magiging abo. Yun ay galing sa lupa, babalik sa lupa, wala na yung kwenta. Then, meron tayong soul. Yung soul, ikaw ito. Ito yung tunay na ako, ito yung tunay na ikaw, ito yung nakakaramdam, ito yung nalulungkot, nagiging masaya, nakakapag-isip, nakakakilala. Ito yung soul, may emotion, may intellect. Ito yung merong nararamdaman, may feelings. So, tayo ay soul who lives in a mortal body. Pag namatay tayo, yung mortal body natin, wala na yan. Alabok na yan. Then, yung soul natin, immortal yan. Pupuntang langit yan. Kung ikaw sigurado, kung handa ka, pero pupunta ng impyerno yan kung hindi. Spirit, ito yung hininga ng Diyos. Sabi dito sa Genesis, the Lord God formed the man of dust from the ground, body, and breathed into his nostril the breath of life. Itong body na to, hiningihan ng Diyos. Lahat ng life galing kay God. Itong breath na to ay breath of life. Ito yung spirit from God, hininga doon sa putik na yon na naging tao. At sabi dito, the breath of life, and the man became a living soul. So, body, soul, and spirit. Tinuro ko din sa inyo, dinaanan din natin yung tatlong langit. Okay? The first heaven is the atmospheric heaven. Pag lumilipad ka sa eroplano, yung ulap na nakikita mo sa taas, at pag nasa eroplano ka, yung ulap na nakikita mo sa baba, that is first heaven. Atmospheric. Second heaven is the cosmic. Ito yung outer space, paglabas ng Earth. Ito yung kalawakan, yung mga galaxies, yung mga iba't ibang planeta at stars dyan, yung malalayong galaxy. Universe yan. Then third heaven, hindi natin alam kung saan ito. It is beyond infinity and beyond. Okay? Nakarating dito si Paul, dinaanan natin, nakita niya yung heaven, third heaven. At nang nakita niya yung third heaven, walang words to describe kung ano yung meron doon. Even the color, sabi ni Prophet Sadu, yung kulay sa heaven, walang katumba sa earth. Kaya wala kang terminology na pwedeng sabihin, ganito ang kulay na yan, wala. So, iba ang heaven, sobrang upgraded. Dahil tirahan ng Diyos yan, yung third heaven. Sa hell, tatlo din. May tinatawag tayong first hell. Ito yung Hades, temporary hell. Pag namatay yung tao, dun muna stop over, pag sinner. At meron namang Gehenna, dito yung final hell. Dinaanan natin to last Sunday. Kung hindi kayo nakapanood, nakapakinig, absent kayo, balikan nyo sa YouTube. Then, dito na, walang labasan. Permanent. Pag nakapasok ka dito, once you're in, there's no way out. Even in Hades, kasi pagpasok ka na doon, ibig sabihin, ang susunod doon, Gehenna, ng Lake of Fire. Then yung pangatlo, ito yung bottomless pit, the lowest region of hell, para sa mga demonyo, mas pasaway sa ibang demonyo. At si Satanas, dito rin ikukulong for 1,000 years after ng Battle of Armageddon. So the army of earth, aatakihin ang Israel sa pamumuno ni Satanas, ng Antichrist at ng false prophet, and then matatalo sila, ikukulong ngayon itong jablong ito ng 1,000 years sa bottomless pit. 1,000 years. Okay? So, ang Tartarus para sa demonyo lang. Kaya wag na tayong makipagsiksikan doon. Amen.
sabihin ng demonyo, iya naman ako sa iyo, mas masama ka pa sa akin. So hindi yun para sa tao. Now where the dead goes. Balikan natin yung Lucas 16. In the Old Testament, pag namatay ang isang mananampalataya kay Jesus, ito, para sa mga baguhan, ang faith ng lumang tipan kay Jesus, future. Hindi pa dumating si Jesus, hindi pa namatay sa krus. May mga hula, may mga propesiya. Sa book of Isaiah, ang dami, may lilitaw na Messiah, may lilitaw na tagapagligtas. Hindi pa binanggit yung pangalang Jesus. So yung faith ng Old Testament saints is futuristic. Naniniwala silang may darating. Yung dumating si Jesus nung kapanahonan niya, yung faith ng mga tao doon, nila Paul, ay nila Peter, John, James, and the rest of all the believers, present. Faith nila, present. Bakit? Andun si Jesus eh, kasama nila eh. Gets? Anong faith ng mga Old Testament saints? Ha? Ang tao rito, pambira, uwi na. May tao ba? Anong faith ng Old Testament saints? Future. Kasi hindi pa dumadating physically si Jesus. Pero andun na siya in the beginning. Pero hindi pa nagkatawang tao. Hindi pa namatay sa krus. So future. Then yung nandoon, present. Tayo naman. Tapos nang namatay si Jesus, 2,000 taon higit ang nakakalipas. Ano ang faith natin? Past. Gets? So, sila sa lumang tipan, future. So, pag namatay sila noon, wala pang katubusan sa kasalanan ang mga tao na pupunta sa tinatawag na paradise o Abraham's bosom. Pag mga unbeliever naman, napupunta agad sila sa Hades at pinarurusahan sila doon ayon sa ating pinag-aralan. So, tingnan niyo to. Luke 16:22, the poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. Ito yung paniniwala ng mga Hudyo na pag namatay sila sa Abraham's side o bosom sila. At binanggit din sa Bible, sa Luke 23:42-43, nung namatay yung magnanakaw sa krus, na nagsabi kay Jesus, Lord, remember me. Alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ang sagot ni Jesus, ano? Ngayon din? Today you will be with me in paradise. Bakit hindi heaven? Ang paradise kasi at heaven, nung time na yon magkaiba. Ang paradise, andito lang. Somewhere down there. Ang heaven, doon. Lahat ng namamatay in the Old Testament na saints sa paradise na pupunta sa Abraham's bosom. Somewhere down there, merong isang malaking-malaking lugar na 2 compartment. Kabila Hades, kabila paradise. Malayo ang pagitan niyan. Kaya nung napunta itong mayaman sa Hades at si Lazarus na mahirap sa Abraham's bosom, paradise, sabi ng mayaman, Amang Abraham, sumigaw siya. Pwede bang papuntahin mo si Lazarus dito? Isaw-saw lang yung daliri niya sa tubig kasi sobrang init, dikitan lang yung dila ko. Sobrang hirap dito, ang sabi ni Abraham. No way, hindi na pwedeng tumawid yung nandito patungo dyan. Hindi pwede. Once you're in, there's no way out. Ngayon, sabi niya, may PS, pahabol na request. Baka naman pwedeng bumalik siya sa lupa. Kasi may mga kapatid pa akong pasaway dun. Ayaw matin ng Bible study. Baka pwedeng sabihan ni Lazarus, totoo, may impyerno. Sabi din ni Abraham, kahit pa ang patay bumalik, kung pasaway sobra yung mga yan, matigas ang mukha ng mga yan, hindi yan maniniwala. Ang sabi ni Abraham, may mga propeta doon, may mga nagba-Bible study doon. Hayaan mo silang mag-share. May nagba-Bible study ba dito? May nagsishare ba dito? Kayo pala pag-asa dito mga papuntang impyerno na to. Kailangan nyo kumibu eh. Kailangan nyo magsalita. So, bigo yung plano ng mayaman. At tingnan nyo ha, last Sunday, tinuro ko sa inyo indulhensya na yung mayayaman nagpapamisa ng special para yung mga galing daw ng purgatory, yung mga kaluluwa, pag mahal ang bayad, nakakalabas ng mabilis. So ang mayaman,
kaya magbayad, pwede pumasok sa heaven. Pero dito, yung mayaman na sa impyerno. Ibig sabihin, hindi totoo yung turong yun. Ang langit, hindi para sa pangmayaman lang. Pwede rin sa mahirap. Amen? Amen? Kung pati ba naman sa langit, ay mayaman lang ang papasok. Sobra naman yan. May corruption pati doon. Alam ko sa Bureau of Corruption lang, pati ba sa heaven, meron din. So, hindi totoo yun. Ito ang totoo, paano sinasabi ng Bible. So, ang sabi ni Jesus, ngayon din, sabi niya sa magnanakaw, Luke 23, dadalahin kita sa paraiso. Sabay silang nakapabo sa krus. Sabay silang mamamatay maya-maya konti. Last 2 minutes. Nung namatay si Jesus, mamaya, dadaanan natin, pumunta siya doon sa paradise. 2 Corinthians 12, 3-4. Si Pablo, si Paul, nakarating sa paradise, pero dito, sa kanyang sinasabi, yung paradise, nasa third heaven. And I know this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. Hindi ko alam kung may kasama yung katawan o kaluluwa lang. God knows. And he heard things that he told, cannot be told, which may not utter. Pag tinuloy-tuloy niyo yun, yung verses na yan, binanggit niya doon na third heaven. Yung paradise na sa third heaven na. Dati, yung paradise andito. Pero nung umakyat na si Jesus sa langit, yung paradise ando na. Huwag kayong maguluhan, makinig kayong maigi. Kaya walang kukurap. Sabi mo sa katabi mo, walang kukurap. Walang titingin sa iba, diretso ang tingin. Okay? Nung namatay si Jesus, sinabihan niya yung magnanakaw, today you will be with me in paradise. Ano nangyari kay Jesus nung namatay? Ilang araw siyang nasa libingan, yung katawan. 3 days. Friday, Saturday, Sunday morning, nag-resurrect si Jesus. Tsaka na natin pag-aaralan yan, yung technicality, hindi naman 24 hours. Hudyo, calendar yung pag-usapan. So, 3 days, siyang nakalibing, yung kanyang katawan. Yung kanyang kaluluwa, ito ginawa. His body is dead 3 days, but his spirit and soul went to Hades and went to paradise. Sa Hebrews 12:14, sabi dito, since therefore the children share in the flesh and blood, tayong mga anak ng Diyos, nakibahagi tayo kay Kristo. He himself likewise partook of the same thing. Siya rin naman nagkaroon ng katawan, physical kagaya natin. That through death, nung siya'y namatay, kasi kung hindi siya nagkaroon ng physical na katawan, namamatay ba ang Diyos? Kaya may pilosopong nagtuturo at may mga relihiyon na nagsasabi, yung Jesus na yung tao lang yan. Dahil kung Diyos yan, hindi yan mamamatay. Correct! Namamatay ba ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay Spirit. Walang buto, walang laman, ang Diyos. Eh ba't kailangan may laman at buto yung Jesus na yan? Sige nga, tubusin mo nga ang sangkatauhan ng dugo ng Spirito. Sige, kumuha kayong hangin, paduguin nyo. Kumuha kayo ng Espiritu, paduguin nyo. Ang Ghost may dugo? Walang dugo, ang Spirit. At para matupos ang sangkatauhan, in the pattern of Old Testament, kailangan ng dugo. Kailangan may hayop na papatayin, kakatayin at yung dugo iaalay para sa kasalanan ng tao. Ang Diyos, Spirit, walang dugo. So paano matutupos ang sangkatauhan? Kailangan magkaroon ng laman, ng buto, ng dugo. Kaya pumasok ang Espiritu sa katawan ni Maria, nabuo ang batang Jesus, nagkaroon ng pagsilang ng sanggol na may buto, may laman, may dugo, at yung dugong yun, banal. Para tubusin ang sangkatauhan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung dugo niya, walang bahid kasalanan. Kaya siya lang ang pwedeng tumubos. Tuwing mahal na araw ay tuwing mga nagpepenitensya doon sa Pampanga, lahat ng dugo nila lalabas. Amoyin mo yung dugo, amoy gin. Ano yung tutubos? Yung ibang, amoy shabu. Maluloko eh. Yung dugo ni Jesus banal, kaya takot ang diablo dyan. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, balutan mo kami na yung banal na dugo. Ang mga demonyo nanginginig sa takot na ako. Para yung asin ko sa kanila, banal. Amen. So, si Jesus lang ang may kakayanan para talunin ang demonyo. Naging tao siya,
Diyos siya na nagkatawang tao, bakit kailangan magkatawan? Kailangan ng katawan, kailangan ng dugo. Kung Diyos bumaba sa lupa bilang spirito, sige, pakumusap ko sa spirito. 2,000 taon na, hindi mo pa rin tamaan yung spirito. Pak, nasaan ka na? Pak! Wala eh, spirito eh. Alam, maraming turong relihiyon kabubuhan. Walang logic. Hindi mo tatamaan ang spirito. Hindi tayo matutubos pag ang Diyos bumaba as a spirit. Kailangan niya bumaba as human. So, he destroyed the one who has the power of death, that is the devil. Ang may promotor ng kamatayan, panahon pa ni Eva at Adan, si Satanas. Pumunta si Jesus doon sa teritoryo ni Satanas para talunin si Satanas. Para yung kamatayan, tanggalin yung kapangyarihan sa kanya. Dati hawak niya ang susi ng kamatayan. Kaya nga pag may mga namamatay, sumusunod si kamatayan, di ba? Pag unbeliever. Revelation 1:17 and 18. Fear not, I am the first, sabi ni Jesus. And the last, ako ang una, ako wakas. The living one, I died. And behold, I am alive. Namatay ako, nilibing ako 3 days. Pumunta ako sa impyerno. Tinalo ko ang diablo. I am alive forevermore. Buhay ako ngayon. I have the keys of death and Hades. Dati ang susi ng impyerno, ng Hades at ng kamatayan, bitbit ni Satanas. Pero nung namatay si Jesus, pumunta siya doon. Lahat ng demonyo sa impyerno, pinagsasasampal niya, inupakan, tinadyakan, ginulpe. Mag-isa lang siya. Taranta lahat ng mga demonyo nung dumating si Jesus sa teritoryo nila. Nakita kayo ng ganong kasiga? Pinasok mo yung Tondo at Cavite, mag-isa ka lang. Tapos lahat ng mga astig-astig doon, pinagbabapatukan mo. Hello? Alam niyo yung ganong senaryo? Kasi luko-luko kami noon eh. Pag pumasok kami sa isang teritoryo at may mga kargada kami at medyo may mga mabibigat kami kasama, tiklop lahat eh. Si Jesus mag-isa lang. Tumiklop lahat ng demonyo. At si Satanas, nandun sa trono niya, yung big boss ng mga demonyo. Pinagsasampal, pinag-uupakan yung mga demonyo. At pagdating doon sa trono ni Satanas, ano? Ha? Ano labang pa? Ihirit ka pa? Kinuha yung susi. Kinuha yung kapangyarihan sabay tinadyakan. Ayaw umalis sa trono eh. Kaya sabi ng Bible, inapakan ni Jesus ang ulo ng ahas. Winasak. Nakalagay yun sa Romans, sa Corinthians, sa Genesis 3:16. So, ito yung nangyari nang namatay si Jesus. Hindi siya tulog. Hindi siya nagpapagaling ng sugat kasi ginulpe. May ginagawa si Jesus habang tahimik sa libingan. Sa buhay mo, habang si Lord akala mo hindi sumasagot sa dasal mo, may ginagawa ang Diyos. He works in ways we cannot see. He will make a way even when there seems to be no way. So, ginulpi niya yung diablo. And then, what's next? Kinuha yung susi ng death and Hades. And then, pumunta siya sa kabilang paraiso. Pumunta siya sa kabila. Paraiso, Abraham's bosom, Hades. Pagpunta niya doon sa Hades, ginulpi at demonyo, at yung mga kaluluwa na nakatira doon, na tumanggay manampalataya sa kanya. 1 Peter 3:18 to 19. Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Ang matuwid, naghirap na parusahan para sa mga hindi matuwid. Tayo yun. That he might bring us to God, being put to death in the flesh, patay si Jesus sa laman, but made alive in the spirit. Nung siya'y nilibing, spirito niya, kaluluwa niya, buhay. In which he went and proclaimed to the spirit in prisons. Dito sa paraiso, yung mga Old Testament saints nakakulong, hindi makalabas doon. Dito naman sa Hades, yung mga kaluluwa ng mga unbelievers, nakakulong din sila sa teritoryo ng demonyo. Dito, nakakulong sila, hindi dahil makasalanan sila. Okay? Hindi sila makapasok sa langit kasi wala pang katubusan sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya stop over muna sila dito sa paradise, sa Abraham's bosom. Pero yung mga nasa Hades,
na namatay ng mga makasalanan, naghihirap na sila dito. Doon sa paradise, walang paghihirap. So, ang ginawa ni Jesus, nung namatay siya sa krus at dilibing, pinuntahan niya parehas yun. Pumunta siya dito sa Hades, ginulpi ang demonyo, at lahat ng kanyang mga kampon, sabi sa Colossians 1.13, ipinakita at pinarada ni Jesus yung pagkatalo nilang lahat. Then, sabi niya doon sa mga nakakulong doon sa Hades, ako yung tinanggihan niyo. Ako yung hindi niyo pinaniwalaan. Ako yung hindi niyo tinanggap sa mga hula ng mga propeta. And he proclaimed victory against the devil and against doon sa mga nakakulong sa impyerno. Sinabi niya, ako yung tinanggihan niyo. Pag kayo nagsikap, nagpapogi, nagpaganda, at nag-aral at nagkatrabat yung maman, sasabihin niyo sa Facebook, ako yung tinanggihan niyo. That's the biggest vindication that you can do. The greatest vindication of all time. Kaya huwag kang magmukmok, huwag drama, magsikap ka. Hello? Si Jesus, nung ginulpe, hindi nagdrama. Ang dami gusto ko. Sakit. Sakit. Pinaksakit puso ko. Pinagin ako ng korona ng tinit. Hindi ganun. Sabi niya, ito, tusugan, ito mga to. Redemption to. O ano kayo ngayon? Ayaw niyo sa akin? Agad tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmukmuk. Tagumpay. Proclaim the victory sa hirap na kanyang dinaanan. Then, Ephesians 4:8-10. Therefore, it says, when he ascended on high, nung siya umakyat sa langit, he led hosts of captives. Pag akyat na sa langit, may mga bitbit si Jesus. Ito yung laman ng paradise. Okay? Sabi dito, he went up with hosts of captives. Yung mga hindi makaalis sa paradise, sa Abraham's bosom, dahil walang katubusan. Pag-akit niya sa langit, bit-bit niya to. He gave gifts to men in saying, he ascended, what ghost it means, but that he had also descended. Nung namatay si Jesus, he descended into the lower regions of the earth. Yung pinakamalalim. Paradise, Abraham's bosom, hell, Hades 1. Okay? And then sabi dito, he who has descended is the one who also ascended or above all the heavens that he might fill all things. Dalawa po yung nangyari nung namatay si Jesus. Ito po tinuturo ko sa inyo, makinig kayong maiging theology. Theology to. Hindi to simpleng Bible study lang o preaching. This is theology. Part nito is eschatology, soteriology, mix. Okay, kaya makinig kayong maigi. Hindi ito tinuturo ko saan-saan lang. At hindi ito ganito kadaling intindihin. Kaya listen very well. Nung namatay si Jesus, dalawa ang kanyang binayaran. Number one, yung galit ng Diyos sa kasalanan. Ang tawag dito, atonement or propitiation. On the cross, he completed the penalty for God's wrath on sin. Galit ang Diyos sa kasalanan. Nung siya'y nabayubay sa krus, lahat ng galit ng Diyos sa iyo, sa akin, sa lahat ng taong nabuhay ng panahon na yon at mabubuhay pa, lahat ng kasalanan, inipon-ipon at nilagay sa balikat ni Jesus. In the Old Testament, meron silang ginagawang ganito. Kukuha ng kambing o tupa na walang bahid, walang dungis. And then, every year, in the Year of Atonement, Yom Kippur, inilehans ng priest at ng mga taong bayan, ng leaders, yung kanilang mga kasalanan ikukumpisal sa ulo nitong kambing na to. Ang tawag dito, Hazazel o scapegoat. Lahat ng kasalanan ibibigay sa kanya. Dalawa yon. Yung isa, dadalahin sa gubat para maligaw at yung kasalanan symbolically na wala na. Yung isa naman, kakatayin at papatayin at yung dugo, iwiwisik sa Holy of Holies. So ito ay symbolic ni Jesus. Yung galit ng Diyos binuhos doon sa kambing, sa kasalanan, binuhos doon sa kambing. In the New Testament context, kambing o tupa, yung galit ng Diyos sinalo ni Jesus para ang Diyos hindi nagalit sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagalit si Lord sa iyo. Huwag mo nang galitin ulit. Kaya nga we sing, I am a friend of God.
Dati enemy tayo ni God. But because of Jesus, because of the blood, because of the life that He gave, bayad na yung galit ng Diyos sa atin, hindi na galit ang Diyos sa'yo. Kaya huwag na natin lagi mo kumibig, magagalit ang Diyos, galit ang Diyos sa'yo. Yes, magagalit pa rin ang Diyos, pero at this present moment na tinanggap mo si Jesus at willing ka namang sumunod, hindi na galit ang Diyos sa'yo. Ang demonyo galit sa'yo. Kaya stop yung be legalistic, religious, at religious lagi, galit ang Diyos sa atin, galit ang Diyos, kaya tayo may sakit. Ano? Anong silbi ng propitiation kung hanggang ngayon galit ang Diyos sa'yo? So, bayad, binayaran ng dugo ni Jesus yung galit ng Diyos Ama doon sa krus. Maliwanag? Now, sabi dito sa 1 John 2:2, He is the propitiation for our sins, and not for ours, but also for the sins of the whole world. Buong mundo po, binayaran niya. Redemption. Ano naman ang redemption? In paradise, He delivered the souls in captives by paying for the penalty and wages of sin by defeating Satan. Pagpunta niya doon sa Hades, bitbit niya yung kanyang dugo. At lahat ng mga nakakulong dito sa paradise na hindi makapasok doon dahil wala bayad, wala pang pagtubos sa kasalanan. Dahil itong mga nandito sa paraiso, naligtas lang to by faith in Jesus, future. Pero sinful pa din itong mga to. Makasalanan pa rin to, nananalaytay yung dugo ni Adan at ni Eva sa kanila. So si Satanas, binabantayan niya, hindi kayo pwedeng pumasok ng heaven. Mga makasalanan kayo, dyan lang kayo, stop over. Nung dumating si Jesus, sinabi niya kay Satanas, lahat ng yan, absuelto na, binayaran ko na yung mga yan. Yung kinain ng mga yan, libre lahat, ako yan, nagbayad. Sige, kain pa kayo! Di ba, kunyari, may maglibre. Pinapunta kayo dyan sa, saan ba dyan? Sa baba. King, sige, kain lang kayo. Bahala ako dyan. Ay, naku, hindi ka magtitipid. Katodo mo, di ba? Di ba? So, ang ginawa ni Jesus, nilibre niya lahat itong mga to. Nilibre niya. Kaya walang magawa ang demonyo. Sabi ng demonyo, hindi nakasunod sa Ten Commandments yan eh. Ako sumunod. Yung ginawa kong exam, para sa kanila yon. Yung ginawa kong pagsunod, para sa kanila yon. Yung righteousness ko, para sa kanila yon. Walang magawa ang demonyo. Ang tawag doon, grace. Grace is unmerited favor given to a sinful person by a sinless Savior. Ang tawag doon, grace. Unmerited. Hindi sila dapat papasukin sa langit. Pati ikaw, pati ako. Pero sa grasya ng Diyos, yung hindi mo kayang gawin, si Lord ang gumawa. Yung hindi mo kayang tanggalin, si Lord ang nagtanggal. Grace ang tawag doon. By grace, we are saved through faith. Ephesians 2:8 and 9. So, walang nagawa ang Diablo. So, itong mga to ngayon, bitbit niya yung bayad sa dugo sa parusa ng Diyos sa tao. Pag akyat niya sa langit, bitbit niya pa rin yung dugo niya at sabi niya doon, may templo sa langit eh. Yung templo sa Jerusalem, symbolic. Yung tunay na templo sa langit, pumasok si Jesus doon sa tunay na templo at inalay ang kanyang dugo. Bitbit niya ang sunod itong mga kaluluwang galing ng paraiso. Ngayon, nasa langit na sila dahil natubos na. Hello? Pero tayo, hindi pa, nandito pa tayo, ano? So, dalawa ang binayaran ng dugo ni Jesus. Galit ng Diyos, galit ng Diablo. Sa Diablo, pagtubos. Kay Lord, sa Diyos Ama, propitiation o atonement. Maliwanag, naguguluhan. Sulat nyo, pag di nyo maintindihan. Dahil ako, tagal ko itong naintindihan. Nag-aaral na ako ng Bible School. Nag-seminary pa kami. Acts 2:24, sabi dito, God raised him up, losing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Si Jesus, hindi kaya ng Hades, hindi kaya ng death, hindi kaya ng paradise to. So, hindi kaya. Acts 2:27, for you will not abandon my soul to Hades or let your holy ones see corruption. So, nung nabuhay si Jesus uli on the third day, ginulpi ang Diablo, kinuha yung susi ng death, ng Hades,
Then yung mga nakakulong sa paradise na hindi makapasok doon, pinalaya niya. Kaya nga sabi ng Ephesians kanina, he led captivity. Ephesians 4:89, when he ascended on high, he led a host of captives. Yung mga nakakulong sa Abraham's bosom, di makadirekto sa langit, bit-bit niya yon. At anong nangyari? Matthew 27:52-53. Nung siya'y nabuhay on the third day, the tombs also were opened. And many bodies of the saints naging zombies. Who had fallen asleep were raised and coming out of the graves, of tombs, after his resurrection. They went into the holy city and appeared to many. Lahat ng yun nasa loob ng paradise. Lahat ng yun ang mga namatay in the Old Testament na buhay ulit. At para patunayang buhay sila, nagparamdam sila sa Jerusalem. Di ba ang libingan nandun sa tapat? Pinakita ko kanina sa templo, lahat sila nagpakita dito sa Jerusalem. So totoo palang may multo. Totoo palang may zombie. Zombie to? This is resurrection. Kaya nga kung titignan mo, pag-aaralan mong maigi ang Bible, pati yung mga tinuturo sa Bible school, kulang. Meron ng resurrection na naganap para sa mga Old Testament saints. Nag-resurrect na sila. Ang hindi pa nagre-resurrect, yung mga dead in Christ. Yung ngayon, New Testament. So, tingnan nyo, Isaiah 26:19. Your dead shall live together with my dead body. Yung mga patay nyo, mabubuhay pag ako'y muling nabuhay. They shall arise, awake and sing, you who dwell in the dust. Your dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Nung nabuhay si Jesus on the third day, tinanggal niya yung laman ng paradise ng Abraham's bosom, dinala niya lahat sa langit. Wala na yung paradise, wala na yung Abraham's bosom, pero yung Hades, ando doon pa rin. Sabi sa John 20:17, nung nabuhay siya on the third day, Sunday morning, madaling araw, nandoon si Mary Magdalene. At akala niya hardenero si Jesus. Kasi tinignan niya yung bangkay, wala na doon. Yung nakatakip sa kuweba, wala na din. Nung nagsalita si Jesus, nakilala niya. Jesus said to her, ang sabi ni Maria, my Lord and my God. Tapos gusto niyang hawakan si Jesus. Dahil sa kanyang excitement at natuwa siya buhay. Siya lang ang naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. The rest of the disciples hindi. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanya, noli metangere. Dito galing yung salitang noli metangere sa Latin Bible na ang kahulugan, do not cling to me, touch me not. Dito kinuha niyo si Rizalion sa Latin Bible ng verse 17 ng John 20. Touch me not. Huwag mo kong kantiin. Noli metangere. And then sabi niya, bakit daw? Bakit di siya pwedeng hawakan ni Maria? Yet, he is not ascended to the Father. Yung dugo niya, na iaalay niya doon sa templo sa kalangitan na banal, hindi pa siya umakyat. Kaya hindi ka pwedeng humawa kasi makukontamina na itong dugo na iaalay ko for propitiation, atonement sa kasalanan ng tao. So hindi siya pwedeng hawakan. Pero the same night, nung gabi, bumalik siya. Galing na siya doon. Bumalik siya at si tawag nito yung mga alagad na doon, dumating si Jesus, lumusot sa pader, sabi niya kay Thomas, hawakan mo yung sugat ko. Hawakan mo. Pwede na siyang hawakan. Bakit kay Maria ayaw niyang pahawak dahil bababae? Hindi. Dahil yung dugo, hindi pa naalay sa Diyos Ama. Pero nung naalay na, pwede na siyang magpahawak. Kaya ang sabi dito, hindi pa ako umakyat sa inyong ama. I'll go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Hebrews 9:24. Christ has entered into the holy places made with hands,
not with made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Yung templo dito sa lupa, pumapasok yung high priest once a year, bitbit yung dugo nung tupa para sa kasalanan ng bansa. Dito, si Jesus pumasok sa templo sa heaven para yung dugo niya ay alay doon sa most holy place para yung mga tao makapasok sa langit pag namatay na. So, bayad na ito. Wala nang laman ito. Now, Abraham's bosom is empty. May mga nagtuturo pa rin grupo na pag namatay doon ang tao, natutulog lang nagpapahinga. Nag-aantay daw ng rapture. Nag-aantay daw ng judgment day. Hindi po totoo yun para sa mga believer. Today, pag namatay tayo, diretso tayong heaven. Wala nang stopover sa paradise. May access na tayo sa heaven kasi bayad na yung kasalanan natin. Dati wala. Dati wala. Pag ikaw mag-a-apply sa isang aeroplano, lalo na yung mga intelligence, no? Naalala ko yung Argolet. Pakicheck na, may ticket na ba kami? Wala pa. Ipapasok lang ng mga CIA, oh, bayad na, may ticket. Ay, oh, meron na. Habang nag-a-apply sila, wala pang bayad yung ticket niya, puntang heaven eh. Pakicheck na, double check niya. Wala pa eh, wala pa. At 33 AD, namatay si Jesus. Pakicheck niya kung bayad na yung biyahe langit. Ay, naku, bayad na! Biyahe na kayo. Mula 33 AD until now, yung biyahe langit, diretsuhan na, wala nang stopover. Kasali tayo. Amen? Di ka ba natutuwa? Diretso na, wala nang stopover to. So, today, all followers of Jesus who died, their soul and spirit goes direct to heaven. Wala nang stopover sa paradise. Okay? 2 Corinthians 5:8. Yes, we are of good courage. And we would rather be away from the body. Pag namatay tayo, wala na tayo sa katawan na to. Sabi ni Pablo, we are at home with the Lord. Sa paradise, wala si Lord doon. Nandoon si Abraham. Kaya ngayon, diretso kay Lord sa heaven. Hebrews 12:22-23. But you are coming to Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable companies of angels. Sino na sa heaven? Mga angels. And to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, to God, the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. Tingnan nyo, tatlo yung nasa heaven. Okay? Innumerable company of angels. Ang dami-daming maanghel na hindi mo mabilang. Pangalawa, the general assembly. Pangatlo, the church. Sino yung church? Yung mga namamatay na Christian, sila yung nandun sa heaven. Eh, sino yung general assembly? Sino yun? Sila yung mga Old Testament saints. Sila yung nabuhay nung nabuhay si Jesus. Sila yung galing sa paradise. Sila yung galing sa Abraham's bosom. Okay? Hindi nyo ito mamememorize agad. Kaya pakinggan nyo ulit ito, paulit-ulit. So lalaktaw ako. Dito sa Apostles' Creed, kung alam nyo yung Apostles' Creed, ito yung paniniwala nila nung namatay na sila Pablo, sila Pedro. Ito yung kanilang iniwan na paniniwala. Sabi dito, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. May mga nagtuturo kasi na hindi nagpunta ng impyerno si Jesus. Pumunta si Jesus sa impyerno para ikaw hindi na pumunta ron. Hindi siya pumunta dahil sa kasalanan niya. Pumunta siya dahil may kasalanan tayong binitbit niya. Pero pagdating doon, nung tinanggal yung kasalanan sa balikat niya, nakita ng Diablo, uy, wala pala siya kasalanan, binitbit niya lang yun. Kasalanan ng mundo pala yun. So walang access ang demonyo sa kanya. So he went to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. By the way,
Pag sinabing Catholic Universal Church, naniniwala tayo sa Universal Church. Asan dyan yung Roman? May Roman ba nakalagay? Wala. Dagdag lang yun. Ang tunay na nakasulat sa Apostles' Creed, Catholic, banal na universal na simbahan o iglesia. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, anumang tawag sa grupo nyo, kung totoong naniniwala ka kay Jesus at Bible ang sinusunod mo, kasama ka sa Catholic Church. Kaya pag tinanong tayo, Catholic ba kayo? Yes na yes. Bakit hindi kayo nag-yes? Yes. Pero hindi Roma ang base natin. Jerusalem. Dahil si Jesus hindi galing ng Rome. Ang nagpapatay nga sa kanya, mga Romans. Ang nagpapatay sa mga apostol, mga Romans. Bakit tayo magiging doon ang base? Jerusalem, galing si Jesus. Jerusalem, galing ang Bible. Kung tayo ay Catholic Church, ang base natin, hindi Rome, hindi Roman, kundi Jerusalem. Clear? So, pag tinanong tayo, hindi na kayo Catholic. Catholic kami. Huwag niyo nagdagdagan at huwag niyo nag-elaborate. The more you talk, the more you commit mistake. So, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Lalaktaw po ako dito. So, mahaba-haba pa ito. Iaano ko dito. So, in the Old Testament, ang saints napupunta sa saan? Saan napupunta yung mga namatay na mananampalataya kay Jesus future? Sa paradise. So, Abraham's bosom. Yung mga sinners? Sa Hades. So, nasa paradise sila Abraham, sila Moses, sila David, at yung mga propeta. Sa Hades naman, sila Nebuchadnezzar, sila Pharaoh, si Saul, doon yun, at kung sino-sino pa. So, Old Testament saints, ang katawan ng namamatay, babalik sa alabok. Ang kaluluwa pupunta sa paradise. Ang spirito, babalik sa Diyos. Nagbo-bolt out yung tatlo. Okay? Dahil ang spirito, galing sa hilingan ng Diyos. Pag namatay ka, babalik sa Diyos yan. Ang soul mo, pupunta ng paradise in the Old Testament. Pero yung katawan mo, bulok na. Pag unbeliever naman, yung kanyang katawan, pares lang, mabubulok, pero yung kaluluwa niya pumunta ng saan? Hades. Pero yung spirito ng unbeliever, babalik sa Diyos. Sa Diyos yun. Now, paradise is empty. Asan ang paradise na yun? Nung umakyat sa third heaven, si Paul, nakita niya yung paradise doon. Ibig sabihin, hindi lang niya tinanggal yung laman ng paradise. Mismong paradise, dinala niya sa heaven. Kung paano yung death and Hades, dinala sa Gehenna, sa dulo. Next week, pag-aralan natin yun. So, Old Testament sinners, New Testament sinners, nasa Hades pa rin sila ngayon. Okay? Dito walang pinagbago. Dito lang meron. Kasi dito may katubusan na. So, clear? So, New Testament saints, pag namatay tayo, alabok ang ating katawan, pero yung kaluluwa natin, diretso sa heaven, walang stopover. Okay? Ang spirito natin, nasa heaven din. Ang mga sinners, walang pinagbago. So, therefore, ano ang gusto niyong puntahan? Sure ba kayo? Jesus is the only way to heaven. Wala nang iba. Hindi good works, hindi religion, si Jesus lang ang daan. Ngayon, pag ikaw tumanggap na kay Jesus, namatay ka agad, heaven ka. Naalala niyo yung magnanakaw? Sabi ni Jesus, dadalhin kita sa paradise kasi ililigtas muna natin yung laman doon. Pagkatapos ng paradise, nabuhay si Jesus, kasama yung magnanakaw, umakyat sila sa heaven. So yung magnanakaw, nasa heaven. Correct? Paano kung hindi muna siya namatay? Hindi namatay yung magnanakaw. Sabi ni Lord, sige, bigyan kita ng second chance. Pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo. Tapos, kunyari, namatay siya. Nung tinapon yung pangkay niya, nabuhay ulit. Di ba? Totoo mo ay, hindi zombie. Nababalik ulit siya sa pagiging kriminal at magnanakaw. Ha? Eh kung bumalik siya sa dati niyang buhay, anong mangyayari? Heaven pa rin? May mga nagtuturo, once saved, you are forever saved. Kaya yung mga miyembro, tingnan mo, ligtas naman tayo eh. Pakinggan niyo to. Galatians 5.
Pag sinulat po ang epistle, ang address dito, naka-address sa church, sa mga Kristiyano, hindi sa unbeliever. Ang kausap ni Pablo dito, sa Galacia, ay yung mga miyembro ng Galatia Church. Sabi niya dito sa verse 19, "Now, the works of the flesh are evident. Sexual immorality," pag sexual immorality, lahat ng sex outside marriage, lahat ng sex hindi in line to the biblical pattern, immorality. "Impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this, I warn you as I warned you before." Kausap niya, Christian, ha? Oo, pinatawad na kayo, going to heaven na kayo. Pero, pag ginagawa mo pa rin ito, binawarning nga kita, sabi ni Pablo. Pag ginagawa mo pa rin ito, who do such thing will not inherit the kingdom of God. Hindi ka papasok sa langit. Kala ko ba, same na kami. Oo, same na kayo. Kaya nga, sabi ni Brother Nestor, para ka masave, A, B, C, C. Aminin mo makasalanan ka, manampalataya ka sa Jesus lang ng daan, patungo sa langit, pinatawad ka, confess mo kasalanan mo. Pero ang result ng kaligtasan, pagbabago. Pag di ka nagbago, joke lang yun. So, ang sabi dito sa verse 19 Tagalog, "Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan." Alam mo, maraming pupunta na impyerno pag hindi natin siniran itong mga ito. Alam niyo kung ano Diyos-Diyosan? Lahat ng Diyos na ikaw ang gumawa. Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao, lahat ng nilikha ng tao na sinasamba, Diyos-Diyosan ang tawag na. Pagkukulam, controlling spirit. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing. Pwede naman uminom, di ba? Pwede ba maglasing? Ano malalaman? Dapat may sakatan ka, ay namumula ka na. Oh. O yung tenga mo, pitikin mo nga. Ay, hindi na nakakaramdam. Uy, madaldal na. Papasok pala sa impyerno itong mga ito. Pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakapasok o magkakaroon ng bahagi sa karera ng Diyos. Eh, Christian na kami. Sabi ng mga naniniwala sa maling paniniwala na pag pinatawad ka na ni Lord, langit ka na kahit ano pang gawin mo. Ang sinasabi nila, mga believer ang tinutukoy dyan. So kung believer at gumawa nito, pwede? Pwede? Eh, Galatians to eh. Christian ang kausap dito, hindi unbeliever eh. Revelation 21:8. "But as for the cowardly," mga duwag, takot mag-share. "The faithless," pag duwag ka, wala ka rin faith. "The detestable," the murderers, yung mga galit sa kapwa, mamamatay tao. "Sexually immoral," yun na nga. Siguro by February, magkakontak tayo dito ng mass wedding. Para doon sa mga nagsasama ng hindi kasal, pero pwede naman magpakasal. This is your moment. Dahil namumuhay kayo sa kasalanan. Sayang naman, naging Christian tayo, tapos ending pala, hindi rin tayo pasok. Yung iba na may sabit, sabi nga kanina sa kanta, medyo masalimuot ang buhay, hindi naman kayo, hindi natin sinasabing wala na kayong pag-asa. Sa Diyos, laging may pag-asa pag seryoso kong sumunod. Meron akong kilalang artista at basketballista, naging Christian sila parehas. Nung naging sila, masalimuot yung buhay nila. May mga ex-ex sila, kasal din. May mga batas na hindi pwedeng baluktutin. Pero nung naging sila, naging pastor pa yung basketballista yun, biglang nabago yung batas. Ngayon yung pagsasama nila legal. Kaya walang imposible sa Diyos kung seryoso ka kay Lord. Kung seryoso kang mag-ayos at magbago, tutulungan ka ng Diyos kung gusto mong tulungan yung sarili mo. So, all liars,
Their portion will be in the lake that burns with fire. This is the second death. Sa Tagalog, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, bawal ang duwag sa langit. Kasi kung duwag ka, pagsilip mo, uy, nakakalulo dito, ang taas. Sahel, hindi. Sahel. Takot ka mag-share. Takot ka mag-Bible study. Bawal ang duwag sa langit. Sabi mo sa kasabi mo, bawal ang duwag sa langit. Ang mga taksin, sa taksin. Nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao, nakikiapin. Sa Bible, pag sinabing adultery, yung may asawa ka na, may extra tire ka pa. Hindi na dapat yun. Tingnan nyo ito, lalaktaw ako konti. So, mamamatay tao, nakikipid, magkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na sufre. Ito ang pangalawang kamatayan. Lastly, tingnan nyo ito. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan, 1 Corinthians 6:9, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang kausap na naman dito, Christians, eh yung mga nagtuturo, hindi, pinatawad na tayo kahit gumawa ka ng kawalang hiyaan. Christians, ang kausap dito, hindi unbeliever. Huwag nyo bulabulahin yung mga sarili-sarili nyo. Huwag ninyong bulahin ang sarili nyo. Huwag nyong dayain ang mga nakikiapid, sumasangka sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Uy, bawal yan. Kakasuhan tayo pag binanata natin yung mga LGBTQ+. Hello, mahal ng Diyos yung mga yan. Kaya nga tinuturo ito para sila magbago . Dahil pag di sila nagbago, impyerno talaga, linaw . Kung mahal mo yung tao, sasabihan mo, wag kang pumunta ng impyerno, mahal kita. Ay, hindi kita mahal, buti sa impyerno ka pupunta, ayaw kita makita sa heaven. Lahat na LGBTQ gusto ko makita sa heaven. Kaya ba gusto nyo? Kaya ako ito tinuturo. Ang pakikiapin, ang adultery, may asawa ka na, may extra pa. Nakakalungkot. Lukulukan na tayo nung bata-bata pa tayo dahil ang pupogi natin, feeling lang. Tumanda na tayo, ganun pa rin. Tapos naging Christian na tayo, dapat hindi na. Diba? Kaya sabi dito sa verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, kayo'y pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. Kayo'y banal na ng Diyos, pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ganyan kayo dati. Kung dati napaka-insecure mo para mapatunayan mong pogi, dapat marami kang girlfriend, boyfriend, dapat marami kang spare tire. Sabi ko sa iyo, nung pinanganak ka sa Espiritu, pogi ka na. Hindi mo na kailangan patunayan. At kung gusto mong malamang lalaki ka, humarap ka sa salamin, magubo ka lang. Hindi, kailangan ng mga lalaki, maraming babae. Yan yung mga insecure na kalalakihan. Ako, alam ko, pogi ako. Alam ko... Kaya ako umiiwas sa babae. Kaya ako umiiwas sa babae. Hindi nga ako nakikipagkamay . Eh yung hindi secure, hindi niya alam kung pogi siya. Pansinin mo naman ako. Di ba? Oo. Gusto naman. Tatandaan niyo na. Magbago na kayo. Hello? Pogi ka. Okay na yun. Harap ka sa lamin. Maniwala ka, pogi ka. Maniwala ka, maganda ka. Hindi ka papasok pag may extra tire ka. Hindi ka papasok sa lamin. Makontento ka sa asawa mo. Amen? Adultery, pag may extra pa. Eh kung binatat dalaga ng si sex, fornication, ang tawag yan sa Bible. Nagsisex na hindi kasal, fornication ang tawag doon. So, kaya nga, kung pwede naman magpakasal, magpakasal ka na. Kung ayaw mo magantay ng February, pwede sa West, 3,000 lang. Eh sa East, 100 lang.
Si Father Dale ang magkakasal sa ito. Alam niyo, ayusin natin ang lahat ng bagay. Di ba? Kung susunod na rin lang tayo kay Lord, sumunod na tayo ng lahat. Amen? Ang church na to, nandito para tulungan kayo makasunod sa lahat ng bagay. Kasi kung susundin mo lang yung gusto mo, baka masisi niyo ako pagdating sa dulo, sabi ni Pastor, heaven tayo. Bakit tayo mainit dito? Hindi ako nang bubola. Heaven ka, pag namatay ka agad, patapos mo tanggapin si Lord. Eh, buhay ka pa eh. Kailangan natin magbago araw-araw. Hello? Kaya sabi dito, huwag niyong dayain ang sarili niyo. Itong gumagawa nito, hindi papasok sa langit. Magnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o mandaraya, walang bahagi sa karya ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, ganyan kayo noon. Ibig sabihin, hindi ka na dapat ganyan ngayon. Sabi mo sa sabi mo, dapat hindi ka na ganyan ngayon. Eh? Kaya kung ganyan ka pa, ayusin na natin lahat. Para dito tayo pupunta. Hello? Sino doon sa magandang puntahan? Sino dyan? Eto, delikado tayo rito eh. Next week, papakanta uli natin yung health song. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Pero kung patuloy kang pasaway, yung salita ng Diyos, gagawin mo lang comfort zone mo, pero ayaw mong sundin. Tandaan niyo to ha, may mga sitwasyon na masalimuot. Alam namin yan sa counseling. May mga makakounsel lang kami. Ito, may asawa dati. Ito, may asawa dati. Pareho silang nag-asawa na. Sa harap ng batas, mahigpit ang batas. Pero si Lord, hindi ganun kahigpit. Pag yung puso mo sincero, gusto mo, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Gusto kong magbago. Kaya lang masalimuot to. Ang Diyos, umapit ka lang sa awa at grasya ng Diyos, aawaan ka ng Diyos. Pero gustuhin mong magbago. Gustuhin mong ayusin. Kasi may mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Diyos na lang ang may kakayanan. Pero yung kaya mong ayusin, ayusin mo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo. Umayos ka. Tayo tayo lahat. Gusto natin heaven? Ayusin natin na. Okay, pwede po bang bumaba yung mga first timer natin? Magpo-closing prayer tayo. Magpipray lang po namin kayo bago tayo magtapos. Sige po, baba po kayo dito. Magpipray lang po namin kayo. Yung mga ngayon lang nakatin. Sige po. Yung mga bisita natin, mga kalalakihan, mga pogi dyan, baba po kayo. At yung mga nagagandahan mga babae, baba kayo. Tayo kayo dito sa harapan, harap kayo sa amin. Yan, welcome po kayo sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Pero lagi kong sinasabi, kalimutan niyo yon. Sinabi ko lang, ang huwag niyo kakalimutan, si Jesus lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang pupunta sa heaven kung hindi kay Jesus. Si Jesus lang po ang makakapagdala sa atin sa langit. Kaya kailangan natin, kumbaga, itong biyaheng ito, biyaheng langit, si Jesus yung sasakyan. Pag di tayo sumakay kay Jesus, di tayo makakarating sa heaven. Kaya lang, pagsakay natin dito sa sasakyan na ito, kailangan malinis. Bawal ang marumi. Eh kaso, ang dumi-dumi nating lahat. Paano tayo mapapasukin sa sasakyan na ito na napakalinis at banal? Lilinisin tayo ng dugo ni Jesus. Hihingi tayo ng tawad at tayo'y patatawarin o hugasan ng dugo ng Panginoon. At patapos doon, pilitin nating makasunod sa salita niya, mag-aaral tayo ng Biblia para yung buhay natin aayos. Okay po ba yan? Pwede ba tayong yumuko at pumikit? Tayo'y mananalangin. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, pwede po bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na tayo ay lumalapit, nagpapakumbaba, at sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas.
ayusin, baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako, linisin, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo, sa paglilinis mo, sa lahat ng kasalanan ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo mula ngayon. Pumasok ka sa puso ko bilang Diyos, bilang Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede niyo na ibaba yung kamay niyo. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Patunayan mo na ikaw ay mabuting Diyos, mabait na Diyos. Gaano man karumi ang aming naging buhay, gaano man kasalimuot, gaano man kahirap yung aming mga pinagdaanan, walang imposible sa iyo. Sa mga taong gustong mag-ayos ng buhay at tunay na magbago, kaya mong tumulong, kaya mong gumawa ng paraan, kaya mong gumawa ng himala. Dahil napakabuti mong Diyos, napakabait mong Diyos, yung mga taong nagsisikap, nagpipilit na ayusin ang buhay, hindi mo pinababayaan. Tinutulungan mo sila. Kaya dalangin ko mula dito sa harapan hanggang doon sa taas, maging seryoso kaming sumunod sa iyo. Maging seryoso kaming ayusin ang aming buhay. Yung kaya naming gawin, bigyan mo kami ng lakas na magawa ito, ng lakas ng loob, ng tapang ng desisyon. At yung mga bagay na sobrang gulo, sobrang masalimuot ang sitwasyon na hindi namin kayang gawin at solusyonan, pinagkakatiwala na namin ito sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin sa iyo, walang imposible. Kaya umaasa kami sa awa mo, umaasa kami sa grasya mo. Lord, lumapit na kami sa iyo. Nagsimula na kaming makakilala ng salita mo. Binago mo na kami unti-unti. Hindi kami tumigil dito. Magpatuloy kami hanggang makita sa buhay namin ang kapangyarihan mo, ang himala mo, ang bagong tao sa katauhan namin. Thank you, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa buong linggo nito. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you.